Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Mali kaya ang pagpili sa kanila kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay naghihintay na sa darating na interview nito nila Celeste Cortese at saka syempre ni Laxmi ng Indonesia dito sa Miss Universe, di ba? Dahil tatalakay nila dyan yung cyberbullying kung saan talagang makikita natin dyan kung sinong magpapatigas ng galing pagdating sa communication skills, kung sino ba yung papalo sa kanila sa kanilang mga opinion. So exciting to yung interview nila Celeste Cortese. But bagamat syempre ongoing naman yung ibang mga national pageant na talaga naman ay nako, naghahanap sila ng kandidata na itatapat sa Pilipinas dahil mula nga tanong nanalo sa Celeste Cortese, ang reference nila ng beauty ay katulad dapat ni talaga ni Celeste. So yon, lahat sila, parang feeling ko natatarantay yung mga ibang bansa dahil sa sobrang ganda ng pambato natin. Kaya ako, excited ako dito sa 27, dapat talaga pakita ni Celeste Cortese kung gaano siya kagaling pagdating sa mga kanyang mga opinion, di ba? Kasi importante yun eh, nakatutok sa kanya yung lahat ng tao, lalo na ngayon, yung mga kandidata for sure, manonood yung mga yan at titignan kung ano ang communication skills ng Pilipinas at kung paano to makikipagsabi bayan kay Miss Indonesia. So ito nga, syempre speaking of communication skills, dito sa Miss Thailand naman, sa Miss Universe Thailand, ayaw magpaawa talaga ng mga kandidata dito. Hindi ko alam kung paligsahan ba sila kung paano, kung gaano kagaling magsalita. Isa na dito sa mga humahataw pagdating sa communication skills ay si Nicole Limsnukan na talagang masasabi ko naman ay nako si ate, tarap-tap kong magsalita. Pero ang nakikita ko dito kay Nicole, ang kanyang problema, yung masyadong overconfident and then parang piling ko yun yung ikaliliguak niya. Medyo kasi mayabang yung dating pagdating sa communication skills. Sana medyo hinay-hinay lang para at least, di ba, maka-atake siya ng todo-todo. Actually, yung pinanood ko yung kanilang fashion show mula sa Muwad yesterday, napansin ko na itong si Nicole, hirap siya pagdating sa pasarela. Hindi ganun kapalo yung kanyang pasarela. And then, bukod doon, yung aura, nahihirapan siyang ilabas yung aura niya kasi parang nagiging scripted yung ginagawa niya. Hindi authentic yung lumalabas yung beauty niya. Kaya, para sa akin, medyo 50-50 to talaga si Nicole dito sa competition ng Miss Universe Thailand. Kahit marami na nagsasabi na isa to sa mga magagaling na kandidata na nagkukumpit ngayon dito. Sayang, kasi sana magawan niya to ng paraan kung paano lang magka-calm yung sarili niya. Kasi ang dating kasi ni Nicoline, talagang laban na laban. Ako gusto ko siyang manalo, pero ang natatakot ako para sa kanya, yung eksena niya, kung paano niya inaatake yung competition. Kaya medyo parang feeling ko, ay nako, baka mag-runners up ka lang dyan, girl. Sana wag naman, di ba? Pero isa din sa mga talagang makikita mo dito na nakikipagpukpukan si Perpetual Smith. Nako, ang lakas din nito para sa top 5. Para sa akin, yung ganda na meron siya. Talagang ito yung mga parang pinagtatapat pagdating sa communication dito kay Nicoline. Pero may isa pang kandidata na talagang sinasabi nila na kumukhang ito ang mananalo, si candidate number 23 na si Suchata Chuan Gary, dahil ito si Opal yung nickname niya eh. Medyo talagang sabi ko, ay nako, ang lakas maka Miss Universe attack. Yung alam mo yon, yung parang feeling ko lahat ng tao nakatingin sa kanya kasi talagang grabe yung naglalakad siya, lumalabas yung aura niya. At makikita mo sa kanya na parang ang queenly ng dating. Parang kung akong tatanungin mo, parang gusto ko siya talaga ang mag Miss Universe Thailand. Kasi etong mga ganitong eksena na talagang makikitaan mo yung orahan yung girls, doon mo masasabi na, ay nako, matakot ka ni Colleen. Kung wala kang X-factor, medyo talagang liligwakin ka ng mga to. Kasi
sobrang magiging paborito sila ng judges, sobrang magiging magugustuhan sila ng mga taong nasa paligid na nanonood sa kanila. Kumbaga, medyo hihina yung hatak ng tao mo. Si Nicoline, magaling lang talaga siya sa communication skills at hindi ko alam kung pagbibigyan siya ng Thailand para manalo dito. Si Kanlaya, si Ice, kung tawagin, isa rin yan sa mga humahataw pagdating sa orahan. Pero yung kanyang communication skills, hindi masyadong palong-palo. Kaya parang feeling ko, malinaw to sa runners-up. But eto si Opal, ito talaga yung parang medyo matinding makakalaban ni Nicoline. Saka itong si Perpetua, si Pipi. Ayan, tatlong yan. Sila yung magpupukpukan para sa corona ng Miss Universe Thailand. Pero kung ako tatanungin mo, parang mas gusto ko na manalo si Opal. Kasi in terms of beauty, saka yung passionate niya kung paano niya talaga. Makikita mo, mararamdaman mo kung yung sincerity niya, kung paano niya inoora talaga yung pageant. Ayun talaga. So doon ako kay Opo. More than dito kay Nicoline na medyo parang 50-50 kasi parang ang dating na sa akin, pa-impress na siya masyado pagdating sa communication skills na hindi naman masyado kailangan, di ba? Just answer the question is enough na hindi mo naman kailangan sabihin sa lahat na, wow, ang bibo-bibo ko, di ba? So yon. So kahit sa Miss Universe ka pumunta, girl, maliligwa ka kapag ganyang eksena mo. Di ba? So yon. So eto pa, isa din sa mga nakikita natin na lumalaban dito na ang lakas din maka top 5. Eto, si Rinita Pagano. Nako, hindi ko alam kung half Pilipino siya eh. Pero ito talaga, isa din to sa ex-senadora dito sa competition ng Miss Universe Thailand. Pero malinaw dito, isa sa kanila ang mananalo. Si Patrapong Wang, o kasi si First Wang, ay nako, medyo top 5 din yan. But hindi ko nakikita na mag-uuwi ng corona yan dyan sa Miss Universe Thailand. But malinaw sa akin na maglalaban dyan si Opo, si Perpetua, si Nicole para sa corona. So, depende na yon kung ano ang magugusto at sino magugustuhan ng mga judges. And then, punta naman tayo dito sa bagong Miss Universe Brazil. Nako, eto nga kinurunahan na si Mia Mamede ng bagong Miss Universe Brazil. Ako, masasabi ko sa kanya, hindi masyado ako nagagandahan. Hindi ako masyado nagagandahan sa kanya. Pero, nakikita ko na parang may X factor naman. Ako parang pansinin mo na kung tititigan mo siya ng matagal, minsan yung makeup niya hawik kay Celeste, diba? So medyo yun nga sinasabi ko, nagiging reference nila si Celeste, kaya nagiging kamukha na nila. Pero kung titignan mo siya, para siyang Shushasi. Yung alam mo yun, yung mga lumalaban si Shashi noon sa Miss Universe Philippines, ganon ang hawig niya, ganon yung prototype niya. And then payat si girl, matangkad. Ang laban nila dito kasi yung communication skills nito medyo magaling din eh. Kaya ito ang ipinanalo ng Brazil, kung paano to magsalita, kung gaano siya ka-confident sa sarili niya. Pero yung styling niya hindi ko masyado gusto, parang hindi pang Miss Universe. But tingnan natin kung babaguhin o re-repackage yan ng Brazil. But ang nakikita ko sa Brazil, medyo mahina sila para sa finalist ng Miss Universe this year. Kasi kung tutuusin, ang dami namang magagandang kandidata din. Hindi ko lang din talaga alam kung bakit ito ang ipinanalo nila. But siguro may nakikita ang organization na hindi natin nakikita. So alamin natin yan kung paano nila i-repackage itong si Mia Mamede dito sa competition ng Miss Universe, di ba? So yon. So para sa akin, malakas pa rin ang laban dito ni Celeste Cortez sa competition ng Miss Universe. Isa pa rin siya sa mga masasabi ko na talagang top contender. Kasi iba pa rin yung package ni Celeste kung ibe-base mo dito sa mga nabanggit nating kandidata. At kahit sa Miss Thailand, kung may mananalo man si Nicoline, parang feeling ko si Celeste, aariba pa din talaga siya ng todo-todo, more than kay Nicoline. Kasi si Nicoline, kulang siya sa X factor. Yun yung nakikita natin sa kanya. Medyo yung X factor niya talaga, medyo parang wala. Pero hindi natin pwede underestimate kasi matalino to si bakla eh. Baka kumuda ng kumuda, dun lang niya talaga madadali si Celeste. Pero kapag nanalo naman si Opo, so-so lang. Kumbaga, kayang pantayan ni Celeste yung ganda, yung katawan, at saka yung galing kung paano magsalita. So, parang feeling ko, kakayanin ni Celeste lang pasuhin to pagdating sa Miss Universe. Kung ito naman si Perpetua, beauty lang naman ang meron siya. Pero, beauty, body, and brain. Yes, total package. Pero sabi ko, kaya pa rin talagang sumabay ni Celeste. Kay Nicole lang ako medyo parang kinakabahan.
kahit alam ko na medyo kulang siya sa orahan, but magaling kasi sa communication skills at baka doon man lamon, di ba? So yon. So alam naman natin na ang eksena ng Thailand, magaling yung mag-makeover ng isang kandidata kung lalaban na sa international pageant. But naniniwala pa rin ako, si Celeste, iba ang paghahandang ginagawa. Kaya nga excited akong makita kung paano sasagot si Celeste dito sa interview nila with Paulo Sugar sa July 27, kung paano siya aariba ng bonggang-bongga at lalampasuhin ito si Miss Indonesia. Ay hindi, feeling ko wala namang ganun. Walang ganun na magaganap. Feeling ko lang talagang sasabay itong si Celeste Cortese. At ito namang si Miss Indonesia, ang nararamdaman ko niya, hindi magpapakabog yan sa Q&A, di ba? Hindi magpapakabog yan kasi syempre magpapa-impress na sila. Ayan, dyan na ipapakita na magaling sila para ma-impress ang organization. But Miss Universe Philippines is a Miss Universe Philippines. But Philippines is a Philippines. Kaya nila ang gawa ng paraan kung ano man ang pagkukulang ng kandidata natin sa aspeto na alam nila. Diba? So, yon. So, ako, preparasyon ni Celeste Cortese, siguro sikreto lang ngayon. Baka naman pagdating sa finals ay biglang magpasabog yan ng bonggang-bongga. Yun yung inaasahan ko at ayun yung nakikita kong gagawin ni Celeste dito sa competition ng Miss Universe. So, dapat ba tayong mangamba dito sa mga pambato na nakikita natin sa Thailand? Sa Thailand, magaling silang gumawa ng kanilang pageant. Pero nandoon ako na parang yung mga kandidata nila, parang, alam mo yun, yung parang pinagpipitas sa puno na parang mahinog. So, yun, gano'n. Yung parang, sige lang, laban lang Thailand. Alam ko na gusto din naman ninyo talaga ng corona at deserve ninyong manalo ng corona. So, sana makakuha kayo ng tamang kandidata na ipapadala sa Miss Universe. Ang dami ba naman ang maganda eh. Ewan ko na lang kung di kayo makapili ng tama, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo sino ang papalo sa mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand? And then ano naman ang masasabi mo sa bagong pambato ng Brazil na talagang masasabi natin ay nako, kaabang-abang din sa Miss Universe. At naniniwala ba kayo na si Celeste Cortese pa rin ang possible na talagang makakuha ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, baka naman po pwedeng maglambing doon. Don't forget to click like and subscribe my channel. And then, sa inyo lahat, God bless you all. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!